Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa rin ang narcotics dito. Si Dr. Santos yan. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Munting Channel. Nagkaroon nga ng diskusyon dito sa East Ridge kung saan ay ibinalik ni Dr. Lendon ang pagdududa dito kay Annalyn na siya nga ang di umano ang nangnakaw doon dati sa FX na pinagbabawal nga na gamot. At baka ito rin si Annalyn daw ang gumagabit ng morphine. At dito naman na ipinagtanggol ni Dr. Enriquez ang mga paratang na ibinibintang ni Dr. Lendon dito nga kay Annalyn. At dito rin na inamin ni Annalyn na kung gusto daw niyang katunayan ay sabay daw silang magpapa-check up dalawa at kahit magpapakuha pa daw sila ng dugo at urine test upang malaman kung sino nga ba ang nagsasabi sa kanilang dalawa ng katotohanan. At dito nga natila nagulat itong si Dr. Lendon sa hamon nga dito ni Annalyn. Samantala, tinanong naman ni Annalyn itong nurse kung wala ba daw ang tao doon sa storage room dahil nagtanong ito kung may pasyente nga ba itong si Dr. Lendon. At dito na nga nakinagulat ni Annalyn nang biglang pumasok ito at nakita niya nga doon itong si Dr. Lendon na may itinurok dito sa kanyang braso. Mapipilitan na nga bang aminin ni Dr. Lendon dito kay Annalyn na siya nga ang tunay na user. Samantala, nanganganib naman na maisiwalat ngayon itong sekreto na tinatago ni Dr. Carlos Benitez kapag nagkabistuhan at mapatalsik sa East Ridge itong si Dr. Lendon ay wala na rin itong choice kundi aminin sa lahat na itong si Dr. Carlos ay kasabwat dito ni Moira na matagal na rin palang alam na anak niya si Zoe. At mas lalong ikakagulat nila na matagal na rin palang alam ni Carlos na si Moira ang nagtulak dito kay Dr. Tanyag sa hagdan upang mapagtakpan kung sino nga ang tunay na ama dito ni Zoe. Dahil kung sana tatandaan natin ay inamin nga ito ni Moira dito kay Carlos noon na siya nga ang dahilan na kung bakit nakumatose itong kanyang asawa. Dahil sa katotohanan na nalaman nito na itong si Zoe ay hindi niya tunay na anak. Kaya napilitan nga itong si Moira na hilain pababa ng hagdan itong si RJ kaya nahulog ito. Kaya yan naman ay hindi inamin lahat-lahat ni Carlos dito kay Lynette at nakakatiyak tayo na mas magalit ng husto itong si Lynette kapag nalaman niya ang buong katotohanan na itong si Carlos ay isa din nakasabwat dito ni Moira. Dahil kung may malasakit ito kina Annalyn at Lynette, ay sana inamin na niya dito kay Lynette nung umpisa pa lamang na magkakilala sila na ang may pakanan ng lahat ng paghihirap ngayon ni Dr. Tanyag ay walang iba kundi itong ang si Moira. At lalo't naatim na makita ni Dr. Carlos itong si Annalyn na maagawan nga ng karapatan dito ni Zoe dahil alam nga ni Carlos na anak niya ito at si Annalyn ang tunay na anak dito ni RJ. Subalit pinabayaan ni Carlos na magiging ganun ang sitwasyon at nasaktan nga ng husto itong si Annalyn. Mapipilitan nga ba na hiwalayan ngayon ni Lynette itong ang si Carlos Benitez kapag nagkabistuhan na magkaalaman ang bawat sikreto sa kanilang lahat. Lalo na itong si Moira na malapit-lapit na nga matutuklasan ni RJ ang kanyang mga kasinungalingan na hindi totoo na mabait talaga ang tunay itong kanyang asawa dahil kabaliktaran nga sa ipinapakita niya dito kay RJ. At lalo nga itong si Zoe na hindi nga siya ang tunay na anak dito ni RJ. Yan naman ang ating pakaabangan mga idol dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil mas pinapa-exciting pa tayo ng mga episode na ating aabangan. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood.